and it's me, Lace Channel TV. Welcome to our vlog. So today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung spaghetti Shanghai roll cake ko. Hindi naman kami ganun kahilig kumain ng matamis or ng cake. Minsan yung iba, hindi nauubos or nasasayang. Kaya naisip ko, gumawa na lang ng cake. It's my birthday today, so I'm very grateful for everything na nakaabot ako ng 32 years old. So, thank you Lord for everything, sa mga blessings, sa pamilya ko, at maraming maraming salamat sa lahat na nagmamahal at sumusuporta sa amin. Alam ko naman na magugustuhan nila at ako'y tuwang-tuwa din naman nung nakita ko siya. Kaya, here we go! Enjoy! Ito ang mga ingredients na gagamitin ko sa paggawa ng spaghetti. Simple lang, magayat ng sibuyas at gayatin ito ng pinong-pino. At bawang, gayatin ito ng pinong-pino. At ang pinakahuling ingredients na gagamitin natin ay ang mushroom. Nabili ko lang ito sa supermarket na nakalata at slice na ito. Pero pipinuhin natin ito ng pinong-pino para mas dumami ito. At magpainit na tayo ng kawali para sa ating sauce. Una, maglagay ng butter. Maglagay ng bawang at lutuin ito hanggang magkulay brown. Pero ako kasi gusto ko yung saktong luto lang ng bawang at hindi sunog para mas masarap at mas malasa. At ilagay na rin ang bawang at lutuin ito at haluin. At huwag masyadong sunugin ang bawang para hindi masyadong mapait. Kapag luto na ang bawang at sibuyas, ilagay na ang mushroom at igisa muna ito. Nilagyan ko ito ng paminta at asin, pampalasa, at ginisa ko ulit. Kapag luto na ang mushroom at nagisa ito ng mabuti, maglagay na tayo ng Filipino style sweet sauce. At nag-add din ako ng Nestle cream para mas lalong sumarap ang ating spaghetti sauce. Haluin lang ng mabuti para mas lalong sumarap. Yun lamang ang mga ingredients na ginamit ko sa aking spaghetti sauce. Pwede kayong mag-add ng asin, paminta, asukal, or tubig, depende sa panlasa nyo. So, tapos na tayo sa spaghetti sauce. Magbalot naman tayo ng lumpia. Nakapaghugas na ako ng kamay at kumanta ng happy birthday para sa pagbabalot ng lumpia. Paalala lang, sa pagbabalot ng lumpia, dapat pantay-pantay ito para mas maganda tingnan. Ako, nagbalot ako ng 25 pieces na lumpia para sa aking gagamiting pang-decorate. Habang nagbabalot ako ng lumpia, naglaga na rin ako ng pasta at iniintay ko na lang ito na lumambot. So ngayon, mag-start na tayo sa paglalagay ng pasta. Gumamit ako ng baunan at binutas ko ito sa pitan para gawin kong base. At doon ko nilagay ang spaghetti. Naglagay muna ako ng kalahating spaghetti sa base na ginawa ko.
Mag-start na tayo maglagay ng lumpia. Una, tinali ko muna yung ribbon ng hindi ganun kahigpit para makalagay ako ng lumpia sa gilid. Maglagay ng lumpia sa harap, sa gilid, at sa likod para tumayo ito. Tadaan! Nakatayo na ang lumpia at hindi ganun kahirap. So, maglagay lang hanggang sa mapuno ito. Pag napuno na ang lumpia, kailangan higpitan ang ribbon para mas maganda tingnan. Tapos, ilagay ang natirang spaghetti para mapuno ito at mas maganda ang tingnan. Tapos, gumamit ako ng isang pirasong hotdog at inislice ko ito ng pabilog. Pinrito ko muna ito ng sakto lang tapos i-decorate ko siya sa taas para lalong mas gumanda. Pwede kayong mag-add ng kung anong gusto nyong ilagay sa top ng spaghetti nyo para mas lalo itong gumanda. At gumamit rin ako ng itlog ng pugo kasi may sobrang natira sa niluto kong adobo kanina. At tada! Maganda naman ang kinalabasan. At tapos na ang ating spaghetti roll cake! Maraming salamat and please don't forget to subscribe. Thank you guys.